Hi Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. This is your gem in your tarot reader. So Earth Sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo. Just a reminder, this is general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, just in case na mag-resonate sa'yo ang reading na ito, pwede mo makonsider yung mga advice and messages na mapu-pull out natin. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Earth Sign. Okay. Earth sign, you have Nine of Swords. An air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Death or rebirth. Knight of Wands, a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. And the Hero of Wands, a strong Taurus energy. I'm sensing na Earth sign, maaaring meron ng nag-end or nagtapos na relationship or connection between you and other person. Ba? Maaaring kayo ay magka-partner sa business or as a lover, kasal kayo, or partner sa career. Di ba? At some point, merong sitwasyon sa inyong dalawa or as a group, kung ano man yung involved sa energy na ito, may gumugulo sa isipan. Maaring hindi niya ginusto kung ano yung nangyari sa relationship nyo, pero yun na yun. Nandun na. Wala nang magagawa. Diba? Parang nagawa na yung dapat na hindi mangyari, pero hindi na yun pwedeng maiwasan. Alamin natin. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me the Nine of Swords in your energy. What is the Nine of Swords? Ano tong gumugulo? Gumugulo sa iyong isipan o gumugulo sa other person? Give me the Nine of Swords for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Two of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, may kailangang pagpilian. Diba? Kailangang piliin. Kaya pala may gumugulo. The Tower, sudden change. Gaya na sabi ko, may nangyari sa sitwasyon mo na hindi maganda. Maaaring yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sudden change or bigla ang pagbabago sa buhay mo. And Three of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. There's a third party situation. Maaaring ito ay love energy. Maaaring partner mo ay nangaliwa or may iba siya. Yun ang dahilan kung bakit may gumugulo sa isipan mo at maaaring may gumugulo din sa isipan ng partner mo. Diba? Malaki ang epekto nito sa buhay nyo. Malaki yung impact niya sa nagawa niyang ito. Kumbaga, kung ano man yung nagawa ng partner mo, yung kung may other person sa buhay nyo, yun ang babago ng sitwasyon nyo. Let us see the death. Death and rebirth. This is a new beginning. Let us see for Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn, give me the death energy. Okay. Earth sign, you have Four of Swords. An air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have new beginning. So, you are trying to heal. You're trying to recover. Diba? Yung parang
Sinusubukan mong makalimutan kung ano yung pain ng nakaraan. Sinusubukan mong maging okay ka. Okay lang yan, huwag mong i-rush kasi normal lang na pagdaanan mo yung so much pain, damhin mo, para pag bumalik ka ulit at pag bumangon ka muli, you are stronger. You have two of wands. A four sign Aries, Leo, and Sagittarius. Maaaring sa ngayon, try to divert your mind sa mga bagay na magbibigay sa'yo ng motivation and inspiration. Diba? Huwag kang magpaka-focus sa kung anong nangyari sa nakaraan o sa kung anong nangyaring hindi maganda sa relationship mo with your person. Ang sudden change na yan, may dahilan kung bakit kailangan mong pagdaanan or kailangan yung pagdaanan yan. Maaring yan ang dahilan para ilid kayo sa tamang landas. Or maaring maitama ang landas na tinatahak nyo. You have Page of Pentacles, an Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Chariot. A strong Cancer energy. Diba? Take action. Try to explore new things in life. Huwag mong isarado yung puso't isipan mo sa isang bagay lang. Mag-try ka ng new hobbies in life, di ba? Yung mga bagong activities na pwede mong mapagkaabalahan para lang hindi ka makulong sa problemang kinakaharap mo, di ba? Para lang makalimutan mo yung negative energy na dala ng sitwasyon na ito, yung may third party situation. Kahit papano maibsan yung nararamdaman mo, makakatulong yan for you to fully recover. Para maka-move on ka, ma-heal mo ang sarili mo, at mas maging motivated at inspired ka sa buhay. Let us see the Knight of Wands. For Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me the Knight of Wands. Okay. You have Eight of Pentacles, an Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Diba? Knight of Wands. If you want to be inspired, if you want to be motivated, kung meron kang gustong marating sa buhay mo, work hard. Diba? Work on it. Take action. Gawin mo na. Habang maaga pa, diba? Huwag ka na magpakalugmok sa problema. Magiging okay din ang lahat. Matatapos din yung pinagdadaanan mo. You have Nine of Wands, a Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and Six of Pentacles, an Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ang buhay, hindi talaga yung nawawala ng problema. Pero nasa sa atin yan kung makaka-cope up tayo or magagawa natin ang paraan. Diba? Ang siguro mag-focus ka sa mga blessings na binibigay sa'yo. Hindi yung sa mga negative energy or situation na pinagdadaanan mo. Mag-focus ka sa positive energy, mag-focus ka sa blessings, huwag sa negative energy. Para hindi ka ma-depress, hindi ka ma-stress, di ba? Kalimutan ang mga nakakapagpa-stress. Kailangan just be happy, enjoy your life. Di ba? Let us see the Hierophant. Give me the Hierophant. For Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Give me the Hierophant for Earth sign. Okay. You have Five of Swords, an Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. And Three of Wands, a Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Gaya na sabi kong kayo ay kasal na, or kayo ay magpartner, or kayo ay magka-workmate na team, di ba? Away bate, hindi magkasundo. Puro problema ang dala. Or ang nangyayari sa sitwasyon nyo or sa relationship nyo, hindi na siya healthy.
'di ba? Parang walang gustong magpaubaya, walang gustong mag-compromise. Maaaring ang isa sa inyo ay ma-ego. You have 3 of Wands. Siguro, I'm sensing here, earth sign na para ma-divert yung isipan mo, baka umalis ka ng lugar nyo. Mag-vacation, maka isa sa mga gagawin mong paraan ay mag-vacation muna, di ba? Mag-relax para makapag-isip-isip ng tama. Sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon, parang minsan pagod ka na, di ba? Hirap ka na na isipin pa kung anong kailangan mong gawin para maging maganda or maiayos mo yung problema. Pero, ang buhay hindi ganun kadali. Ang magandang gawin mo or ang magandang paraan na pwede mo magawa ay mag-focus ka sa blessings na meron ka sa buhay mo. Mag-focus ka sa positive energy. Kalimutan ang negative energy. Huwag masyadong magpaka-stress. Di ba? Kasi, yung mga bagay na hindi mo makokontrol, let it go. Ipagpa sa taas mo na lang ang mga sitwasyon na pwedeng mangyari sa buhay mo. Siya na ang bahala sa iyo. Let us see. Angel guide, give me some message for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Sign, the situation will improve. Diba? Gaya na sabi ko, magiging okay din ang lahat soon. Ang problema at mga challenges sa buhay, hindi naman yan nag-stay eh. Lilipas din yan. Ask for help from others. Kung kailangan mo ng tulong or guidance ng iba or advice, ask for help. Huwag kang mahiya. Meron at merong willing tumulong sa'yo. Yung handang tumulong sa'yo. Recovery. Diba? Try to recover. Kung ano yung pain na dinadanas mo, kung ano yung sitwasyon sa buhay mo ngayon, yung mga problema pinagdadaanan mo, try to heal yourself from that situation. Get more information, di ba? Alamin ng mabuti ano yung dapat at tamang gawin sa sitwasyon na ganyan. And be assertive, be confident enough. Huwag kang mag-doubt sa kakayahan mo. Ma-overcome mo rin yan and you will have a new beginning in life. Huwag kang matakot. Diba? Oracle guide, give me some message, advice for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Earth sign, you have prosperity lies ahead. Diba? May magandang nag-aantay sa'yo soon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Your dreams need a practical plan. Yung mga pangarap mo sa buhay, yung goal mo, you need to make a plan. Huwag basta-basta magdesisyon ng walang plano. Kung kailangan mo ng tulong, ask for help from others. You are very close to achieving your goal in life. Diba? It's time to take action. Do it. Diba? You and your loved ones are safe. So thank you, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Earth sign.